Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Chris, at sa ating mga taga-subaybay. Isa ako sa araw-araw na nakikinig sa channel mo. Pampalipas oras namin ang mga kwento dito. Matagal ko nang gustong magpadala ng kwento, at ngayon, heto na. Pagkatapos naming magpakasal ni Mrs., nag-alok yung mga magulang niya ng lupain na pwede naming pagpatayuan ng munting bahay. Pero yung lupain na ito ay malapit sa bukid. Pagmamay-ari pa daw ito ng yumaong lolo ng asawa ko. Medyo malayo po ang lupain na ito sa mismong baryo na kung saan lumaki si Mrs. Nag-isip-isip ako noon na pwede din naman namin tanggapin ang alok nila at susubukan naming tumira doon. Yun nga ang nangyari. Pinagawan ko ng bakuran ang lupain iyon. At makalipas lang ang ilang buwan, pinagpatayuan ko ng munting bahay. Maliit lamang ang bahay namin, Sir Chris. Sa tansya ko, siguro 10 feet by 10 feet lang. At yung banyo ay nasa labas ng bahay. Kakaiba sa pakiramdam na meron na kayong sariling tinitirhan ng asawa mo. Nagpapasalamat ako sa mga magulang niya kasi ang babait nila. Si Mrs. lang din naman ang nag-iisang anak. Wala din naman silang may naikwento na kababalagan sa lupain na ito. Wala din naman silang sinabi tungkol sa mga pagpaparamdam o kahit sa mga aswang. Parang normal lang, Sir Chris. At sa isang buwan naming pananatili doon, may mga nakilala akong kaibigan sa lugar. Pero si Mrs. kilala na po doon kasi yung lolo niya noon ay tanyag talaga doon. Naging kapitan del barrio kasi ito nung kapanahunan niya. Nagtatrabaho noon si Mrs. sa isang sangay ng gobyerno, habang ako naman ay abala sa pag-aasikaso ng mga inaalagaan naming manok at binibenta ko ito sa mga tindahan sa bayan. Parang poultry ang dating, pero small time nga lang at hindi naman kalakihan. Hindi naman po ako nakapagtapos sa pag-aaral, pero tinanggap ako ng mga magulang ng Mrs. ko kasi pinapakita ko din sa kanila na madiskarte ako sa buhay. Ayoko nang tamad-tamad, kaya hanggat nabubuhay ako, gagawin kong lahat para mabuhay, Sir Chris. Sa time na to, meron akong inaalagaan na biik. Maliit pa lamang ito at gusto ko sanang palakihin at padamihin. Dumating itong araw, isang umaga, nagising ako sa sigaw ng aking asawa. Agad akong napabalikwas at lumabas ng bahay. Nakita ko siyang parang takot na takot habang tinuturo ang tangkal ng biik. Tignan mo dun, sabi niya sa akin. Agad akong lumapit sa tangkal at nanlumo ako sa aking nakita. Hindi ko nalang sasabihin, Sir Chris, pero hindi ka aya-aya tignan ang sinapit ng biik. Parang nilapa ito ng isang mabangis na hayop. Ang pinagtataka pa namin noon, hindi man lang ito nag-ingay at kung bakit wala man lang dugo sa sahig. Parang inubos po talaga ito at nilinis. Agad akong nagalit at parang mag-aamok ako noon, pero pinipigilan ko na lang kasi nga bago kami sa lugar na iyon. Habang kumakain ako ng almusal ay hindi ako mapakali. Nagtataka talaga ako kung sino ang gumawa nun. Hindi naman pwede na aso kasi kung makikita ko ang sitwasyon, malabo na aso talaga iyon. Hanggang sa nagsabi si Mrs. na papalapit na daw ang panahon nila. Nung tanungin ko ito kung ano ang ibig niyang sabihin, sumagot ito ng panahon ng aswang. Ganito dito yung mga kwento. Kung si Lolo ang tatanungin, alam niyang may naninirahan sa bundok na ito. Sabi ni Mrs. at parang maniniwala ako na parang hindi. Kasi ang pumapasok sa isip ko, tao talaga ang gumawa nun na parang pinagtripan ang biik namin. Pero pumapasok din sa isip ko kung bakit wala man lang bahid ng dugo sa sahig ng tangkal at kung bakit walang ingay. Nag-aagaw kumbaga, Sir Chris, kaya sabi ko sa kanya, magbabantay ako ng ilang gabi. Yun nga ang ginawa ko.
Ilang gabi akong nagpuyat habang binabantayan ang mga manok sa likod ng bahay. Pasilip-silip lang ako noon sa pinto ng kusina habang hawak-hawak ang isang flashlight at sipit ang isang itak. Sabi ko, kung may madidinig lang ako na pagkalas at yapak, lalabas ka agad ako para hulihin kung sino. Makalipas ang 2 linggo, wala naman akong nararamdaman o nakita. At sa araw na iyon, sabi ko kay Mrs., last na talaga at hindi na ako magbabantay sa susunod na gabi. Sumang-ayon naman ito. Sa gabing iyon, abang nagkakape ako sa kusina, pinatay ko ang gasera. Tahimik ang paligid noon at yung tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng mga insekto. Nang bigla akong makarinig ng isang mabigat na paglundag sa likod. Kaagad akong tumayo at sumilip sa pinto ng kusina. Medyo naaaninag ko pang likod kasi maliwanag ang buwan noon. Maya-maya lang, nakakita ako ng figura ng isang tao sa lugar na kung saan nandoon ang aking mga manok. Takang-taka ako noon kasi may mga manok ako na pansabong. Hindi man lang pumutak at sobrang tahimik nilang lahat. Medyo kinabahan din po ako noong sandaling ito. Nung akma na niyang kukunin ng isang manok, dito na ako lumabas. Uy! Uy! Ano ang ginagawa mo? Galit na sabi ko noon sa kanya at agad na pinaandar ang ilaw ng flashlight. Matanda na po ito, Sir Chris. Sa tansya ko, nasa edad na 70. Babae po ito. Yung buhok niya ay mahaba. Dumampi ang malamig na hangin sa mukha ko at kaagad akong nakaamoy ng malansa na nanggagaling sa matanda. Medyo makintab yung balat niya na parang pinahiran ng langis. At ang sabi ko sa kanya, mawalang galang lang po, pero nasa lupain namin kayo. Agad itong sumagot. Nawala kasi yung manok ko kaninang hapon, kaya hinahanap ko. Kung iisipin, malabo ito, Sir Chris, kasi maghahanap ka na nga lang ng manok sa 10 oras pa ng gabi. Paano mo malalaman kung manok mo iyon? Kaya nagalit ako sa kanya. Huwag na tayong maglukuhan dito, manang. Nung nakaraan, yung biik kong nawala. Ayoko na pati yung mga manok ko. Ganon din. Alam kong bago lang kami dito pero hindi ako takot makipagpatayan kung ginaganito ako. Nanginginig na sabi ko sa kanya, Sir Chris. Nanginginig sa galit. Magrespetuhan tayo. Huwag niyo lang po akong pakialaman at hindi ako makikialam sa inyo kahit ano pa kayo at kung sino pa kayo. Dagdag ko pa noon sa kanya. Hindi nagtagal, dahan-dahan itong naglakad at naghahanap ng pintuan sa bakuran. Kasabay nito ay ang pagtunog ng mahinang wakwak na alam kong nasa paligid lang namin. Naririnig ko din yung mga alulong ng aso ng ilang kapitbahay namin. Sobrang pangit kong pakikinggan at nakakakilabot. Kahit ako, natakot ako noon kasi alam kong hindi normal ang nangyayari. Para bang hindi lang nag-iisa yung matanda. Lumingon lang ako saglit sa mga manok at hindi ko na nakita ang matanda. Hindi rin po nabuksan ang pinto ng bakuran. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari noon sa lupain namin. Parang nanibago talaga ako. Kinabukasan, binilang ko ang mga manok at wala din namang nawala. Sinabi ko rin kay Mrs. yung karanasan ko nung gabing ito at nagtanong ito sa akin kung mananatili pa ba kami doon. At sabi ko, mas gusto ko sa lupain na iyon at ipapakita namin na dapat kami respetuhin kasi ganun din yung pinapakita namin sa bawat tao na taga doon. Nagsabi pa ito, paano kung mabuntis ko siya? Mananatili pa ba kami doon? At sabi ko, oo, paninindigan ko ang sitwasyon. Yun nga lang, Sir Chris,
Simula nun hindi na kami nawawala ng pangontra. Humingi din po ako ng anting-anting sa isang tanyag na manggagamot sa bayan namin. Nakabili din po kami noon ng buntot pagi. Pinakita ko po talaga sa matanda na hindi ako takot. Nahanda akong mamatay para sa asawa ko. Simula noon, hindi na rin kami pinaramdaman. Ang pinagtataka ko pa, sa 15 taon naming pananatili doon, ni isang beses, hindi ko na ulit nakita ang matanda. Hindi ako sigurado kung taga doon ba siya o sa masukal na parte ng bukid. Basta iyon lang talagang nangyari, Sir Chris. Nagkaroon din po kami ng anak ni Mrs. at sa pagbubuntis niya ay wala din naman kaming naranasan na kakaiba. Nakakatakot man nung time na yon, pero salamat sa Diyos kasi andyan siya para magprotekta. Maraming salamat.